Okay, nag-start ako ng 25 years old, hindi ko akalain na ngayong araw na to na mag-share ako dito sa 7th floor natin. Okay? So, let's start! So, ako po si Eloy Florentino from Garden, Bulacan. I'm 28 years old. Okay? 28 years old. Pero, background ko po is I'm former service group for almost 6 years. Ibig sabihin, sumunod ang unang-una na uniform na jogging, yung blue, sumunod yung cream, tapos yung red. So, halos lahat ng uniform na jogging is nabutan ko. Okay? Halos lahat. Ibig sabihin, minahal ko yung trabaho ko. Pati yung katrabaho ko, minahal ko din. Totoo mo yan. Kasi doon po nagkaroon ng girlfriend din sa jogging. Pero dumating sa time na naghiwalay po kami. Okay? Nakipag-break po siya. Nakipag-break po siya. Yung time na nakipag-break po siya, alam niyo po nangyari sa akin? Ano? 3 months. Ako pong lasing. Huh? Okay? Dahil, syempre, pag broken-hearted ka, puro inong nanginan, diba? Ganon. Kaya nangyari, napasok po ako sa Power Consumer Receive. So, kukwento ko po yung mga maya. Okay? So, ang journey ko po dito dahil po sa produkto. Maganda may products? Yes! Yes, sobrang ganda ng products natin. Na-invite po ako dahil po sa C24/7. At saka sa La Star Life. Okay, yung upline ko po, habang nasa choking po ako naka-break, so inalokan niya po ako ng C24/7 para po sa papa ko. Kinamusta niya yung tatay ko. Loy, kamusta na yung papa mo? Sabi ko, ganun pa rin po, wala po ng babago, umiinom ng gamot, pero hindi naman gumagaling. Biruin natin, umiinom ng gamot, pero nadagdagan ang sakit. Ibig sabihin, dumadami yung sakit niya, kakainom ng mga maintenance po niya. Ang gandaan sa C24/7 natin, sa Calestor Light, mamaya ipapakita ko po sa inyo. Then, nag-invest po ako dito sa business po natin. Small investment. Ibig sabihin, naglabas po ako ng 10,500. Pero ang kapalit po natin magkano? 14,000. Ibig sabihin, yung 10,000 na nilabas mo dito, bawing-bawing ko ba? Yes! Bawing-bawing. Kasi sa products palang sulit na sulit ka na. Ibig sabihin, pwede mong gamitin, pwede mong ibenta. Pero mas maganda, kung unang-unang mo siyang package, mas gamitin mo siya. Okay? Bago ka maging user, bago ka maging pusher, maging user ka muna. Tama ba? Pero addict lang. Okay? So next, ang kagandahan nito, portable business. Ibig sabihin, kahit nasaan ka, pwede mo siyang gawin. Tama ba? Yes! Kahit nagtatrabaho ka, pwede mo siyang gawin. Okay? Kahit nagninegosyo ka, pwede mo siyang gawin. Kahit na OFW ka, yes, pwede mo siyang gawin. Hindi katulad dito sa Pilipinas na magka-traditional business tayo, hindi mo siya maiwan-iwan. Tama ba? For example, may sari-sari store ka sa tindahan sa inyo. Hindi na lang po pwede na nandito ka. Diba? Na dali mo dito yung tindahan mo. Ang kagandahan naman sa atin, kahit nasaan ka, ball pen, papel products, pwede na makabenta? Yes! Pwede na makapagpapayin? Yes! Diba? So, ganun po kaganda ang negosyo natin. At, eto pa yung gusto ko. New set of friends. Ibig sabihin, na bago yung mga kaibigan ko. Okay lang ba sa inyo, maubos ang kaibigan nyo? Yes! Kasi, yung matitira dyan, yun ang totoong mong kaibigan. Yes! Doon mo makikita yung totoong susuporta sa'yo. Yes! Okay? Kasi sa una, hindi mo siya makikita eh. Pero pag ikaw nag-negosyo, okay, doon mo makikita yung mga sumusuporta sa'yo. Okay? So, next. Yan. So, ito, papakita ko sa'yo. Ito yung father ko, nung wala pa siyang sakit. At ito, nangyari po sa kanya. Year 2014, yung nagkasakit po siya. Ibig sabihin, ito po siya, taba-taba na dati. So, bumayad po siya dahil po sa sakit ng diabetes. Nakakamatay po ba yan? Yes! Yes, marami po namamatay na ganun. Tapos, year 2017, nas lalong pumayat. Okay? Nas lalong siyang pumayat dahil po sa mga tinitake niya. Then, yung mga rice, yung mga pagkain, ang daming bawal sa kanila. Tama ba? Yes. Tapos, yan. Year 2019, dito na siya nag-start kung mag-take ng food supplement. Tapos, ito na po siya, year 2021. Ano may itsura niya? Ang pangalaman niya. Dito po ako naniwala sa products po natin. Okay? Nag-join po ako dito, hindi po dahil sa kitaan. Hindi po dahil sa mga pairing-pairing. Nag-join po ako dito dahil sa products. Dahil may 25% to 50% lifetime discount. Di ba mga Pilipino gusto maka? Discount! Ganun po tayo eh. Kung makaka-discount, edi grab natin para sa tatay ko eh.
Diba? So, ginawan ko ng paraan yung pag-join natin dito sa Empower Consumer Racing. Ganyan po kaganda ang mga products po natin. Ganoon nyo, year 2014, dapat bata pa siya dito eh. Tama ba? Tapos, itong year 2021, dapat matanda na siya dito. Pero baliktad. Matanda siya dito, year 2014, pero batang-bata siya ng year 2021. Products po natin, kaya i-share po natin yung mga products po natin kasi blessing yan sa amin. Okay, hindi lang sa amin, sa inyo din, tama ba? Yes! Blessing niya, kaya dapat i-share natin sa iba, local and international. Kasi ang sarap po dito na nakakatulong, kumikita ka na, nakakatulong pa ba? At kasama po namin dito, isa sa mga napagaling din ng products po natin, puputulan na po nun pa. Okay? Ibig sabihin, nagkaroon po siya ng diabetes, tapos kinain po lahat ng buong bintay niya, sabi ng doktor, puputulan na po ng paa. Pero ang kagandahan dito, nandito po yung kapatid niya, dinake po yung si complete at yung restore life at kasama po naman siya. Ayan po siya. Ayan. So, sa Ashley, galing na galing din po yung sa products kasi dahil sa kanya, na-amig siya sa products natin. Biruin po putulan ng paa. Buti na lang. Buti na lang sinubukan na lahat ng mga products po natin. Okay, so next. Yan. Nag-resign po ako sa Choking, hindi po dahil sa Empower Consumer Racing. Nag-resign po ako sa Choking dahil po dito. Royal Caribbean International Cruise Ship. Ibig sabihin, magbabarko na po dapat ako. Okay, magbabarko po ako sa Royal Caribbean. Ang dapat po ang sampa ko, eto. March 15, 2019. Okay. March 15, 2019. Ang baba ko, November 18, 2019. Then, ibig sabihin, 8 months to 9 months po ako magbabarko Europe to America. America to Europe pala. Okay? Yun po dapat yung destination ko. Then, meron na po ako si Ferry Registration at Seaman's Book. Ang Seaman's Book pala, hindi pala madali kunin. Napakahirap pala. Kailangan mo pala mag-training. Okay? Kailangan mo mag-training ng ilang linggo para makakuha ka ng ganito. Hindi siya parang passport na pupunta ka lang, tapos makakukuha agad ng passport. Ito hindi. Kailangan mo siya mag-training. At maganda nito, may dalawang opportunity na dumating sa'yo. Itong Royal Caribbean International Cruise Ship. So, ito pinakahihintay ng mga gusto magbarko. Letter of employment. Tapos, meron kang Empower Consumer Racing. Ano yung bibiliin mo? Diba? Ang daming, ibig sabihin, yung dalawa na to, opportunity na ibibigay sa inyo, ano yung gusto mo? Okay? So, mas pinili ko po sa Empower Consumer Racing. Okay? Sabi, magandang daw magkikitain ko doon. Sabi ko, 40,000. Kasi laki-laki lang sa 40,000. Totoo. Kasi service crew, magkakang kinikita 5,000. Sa per month, siguro mga 10,000. Pinakamalaki na po yun. Pero yung 40,000, napakalaki po sa akin nun. Pero kagandahan po nito, dito sa Empower Consumer Racing, nung nakita ko talaga na pwede pala akong kumita dito, na mas kikitan ko pa yung kikitain ko sa barko, mas, ibig sabihin, mas tinuloy ko po ito sa Empower Consumer Racing. Year 2019, na January, nag-full-time po ako. At kagandahan nito, pagdating po ng February 2019, yan, isa po ako sa award sa Mawari na Silver Executive. Million Romance, tinatawa ko talaga year 2019, January, February, na-awarded na ganda ko. Kasi bakit? Shinare ko na shinare yung business, shinare na shinare ko yung products. Kasi ang ganda ng products eh, family ko natulungan. Okay? So, ang dami ko ding natulungan ng mga tao na napagaling dahil sa mga products po natin. Then, kasunod po niya, 2019 din, July, na-awarded naman po ako ng International Award. Okay? International Award, ibig sabihin, tinatawag natin ng international account. Okay? So next, ito po yung isa sa mga di ko makakalimutan, Sofitel Hotel. First time ko po yan. Okay? First time ko makapunta dyan, Sofitel Hotel. At a-awardan po dyan is top 100. Okay? Top 100. Up to 55,000. Okay? Ang iniisip ko lang, ma-awardan ako ng 100 saka 99. Okay na ako. Bakit? Kasi bago pa lang ako eh. Bago pa lang ako. Pero yung 199, hindi na tinawag. Hindi na umasa na makakasama ko. Pero ang maganda nito, nandito ko sa top
top 49. Pinapalakasan ko yan. Pero, in-awardan ka sa Sofitel Hotel ng 49. Diba? So, next po yan, awardan naman po ako ng top 20 ng grupo po namin. Then next, yan, isa na dito ako sa in-awardan ng gold at 70. So, pinapalakas po yan. Okay? So, imagine, ibig sabihin, ang laki ng sinacrifice ko dito. Kasi ang laki ng barko. Okay, bakit ang bilis ng result? Kasi, ang laki ng tinaya ko eh. Ang laki ng tinaya ko, ibig sabihin, ito yung sinacrifice ko. Kailangan mayroong mangyari sa akin. Okay? Kailangan mayroong mangyari sa akin. Kaya dapat yung mga nandito, nagsimula ka dito, kailangan huwag kang mag-quit. Kailangan tapusin mo. Kasi bakit? Yung mga magulang mo, tinitignan ka yan. Kaya hindi yan naniniwala sa'yo. Okay? Kaya hindi pa siya naniniwala sa'yo. Kasi wala pang result. Ibig sabihin, kaya namin ginagawa ko, mas pinabilis namin para mabilis din maniwala yung mga magulang namin. At mabilis din maniwala yung mga taong sa paligid mo natin. Okay? Kaya the more na tumatagal ka, the more na tumatagal ka na walang resulta, ako po ang sabi sa inyo, maraming tao na hindi na maniniwala po sa inyo. Okay? Pero dapat gawin po natin mas mabilis kasi ang ganda na ng platform ng easy na community po natin. Okay? At ito pa malapit, isa na din po ako sa Millionaire Circle ng Pauline. Okay? Ito, imagine nyo. Ito po mga yan, sa upline ko po yan, ni Coach Kyle Robiano. Hindi po sa akin yan, okay? Inattract ko lang siya na, Coach, pero naman ako ng sash mo sa kayong laki mo. Pa-picture ako. Yung time na yan, hindi pa po ako Millionaire Circle. Pero, sinasabi ko sa sarili ko, makukuha ko din to. Kasi nag-gold na ako, time will come, ako naman. Time will come, ikaw naman. Yes! Okay, pabataan ng Millionaire Circle. So, waiting na lang din po ako sa awarding po ng Millionaire Circle Club. Okay? So, next. Yan. Okay, syempre, habang ginagawa mo yan, mayroong mga discouragement. Tama ba? Yes! Mayroong mga hindi maniniwala sa'yo. Lalong-lalo na yung mga kaibigan mo. Okay? Lalong-lalo na yung mga best friend mo. Best friend mo pa, pero hindi naniniwala, di ba? Okay? Meron kami GC. Okay? Meron kami GC. Ang topic, ako. Okay? Ang topic, ako. Tapos pinag-uusapan, naku si Eloy, hindi, naku, huwag ka maniniwala dyan. Pinagsabi nga, budol, ano ba yan? Ano sabi yan? Budol king yan eh. Diba? Budol king yan. Budol-budol yan. Naku, huwag kayo sasama dyan. Bubudolin lang kayo dyan. Peperahan lang kayo dyan. Masakit? Yes! Masakit? Mga kababata mo ba? Diba? Pero, okay lang yan. Hindi ko sila inaway. Okay, hindi ko sila inaway, wala akong sinabi dyan. At dinamnam ko yung mga sinasabi nila. As a human, nasasaktan tayo. Pero ang maganda nito, tingnan ko into positive. Okay? Ginawa ko, sinabi ko sa sarili ko na tama yung decision ko. Napagpunta ko sa Empower Christian Racing, mas pinili ko to. Okay? Hindi ko sila papakinggan. Kasi, alam ko sa sarili ko na kaya kong gawin to. At kagandahan nito, after 8 months, nilabas ko yung first brand award. Years po ako nagtatrabaho sa Chongqing. Pero, ang nangyayari po sa akin, naglalakad, umuulan, laging basa, okay? Laging nasa traffic, laging late. Laging po ako late kasi medyo malayo po yung trabaho ko. Laging po ako nag-jeep. Minsan, naglalakad. Okay, pero dumating sa time. After 8 months doing easy business, ayan ako. Si Baby Nikki. Okay? At pagandaan ito, ito pa pala. Pag naglabas ka ng sasakyan, marami din palang negative. Kala ko, wala na, mauubos na, meron pa rin. Kahit pala kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin yung mga tao. Bumili ka ng brand new car, may masasabi pa rin tao. Yes. Tama. Bumili ka ng second hand, may masasabi pa rin yung tao. Mas na yan, mas madami pa sira. Diba? Kung yun ang titignan mo, wala ka na. Ibig sabihin, hindi mo siya, hindi ka makakapag-focus. Kasi lahat naman na gagawin natin, may manasabi sila eh. Tama. Pero huwag na natin silang pansinin. Kasi alam natin, dito sa Empower Mission Racing, makukuha natin yung mga pangalap natin. Okay? So next, October 4, year 2019. Ito po siya. Okay? So, ibig sabihin, 3 years na po siya sa akin. Bro, hanggang ngayon. Okay, hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine na nag-drive ko ng sarili mo sa sakyan. Na dati lang ako nakaupo dyan.
that every Tuesday, Tuesday ngayon, tama? Yes. Every Tuesday, nagpupunta kami dito, galing Bulacan, nagbabas, pagdating ng bus sa SM North, okay, sa GMA, nag-LRT, pagdating Ortigas, naglalakad papunta dito. Pero ngayon, yung sasakyan ko, nasa Mitre na. Okay? Kasama ko yung mga Diyos ko. So, guys, yung mga kabataan na nag-start dito, maniwala ako sa sarili mo. Kasi dati lang din ako dyan nakaupo. Okay? Sabi nga ni Sir Adrian, Sir Ian, visualize mo. Visualize mo, magdadrive ka ng sasakyan. Parang ganito. Like for example, yung mangga to. Tignan nyo, mangga. Kaya lang kulay black to. Kulay green, mangga, Indian mango. Okay? Imagine nyo, visualize nyo. Imagine nyo na mangga to, Indian mango. Meron akong kutsilyo, tinanggal ko. Binalatan ko. Tapos, tatanggalin ko pa. Tapos, yung isang piece, nilalagyan ko ng bagoong. Tapos, lalagyan ko ng asin. Na may konting sili. Na may konting patis. Ayan na nga. Kakainin mo na. Pati-pati ako ng asin. Ano naramdaman nyo? Masin, di ba? May hawak ba akong mangga? Wala. Diba? Pero nai-imagine nyo. So, ganun din dito. Imagine mo, araw-araw na makukuha mo din yung first brand yung karo dito. Yeah! At imagine mo, darating ang time, 3 to 5 years from now, ikaw naman ang magsasalita sa first brand dito. Tama. Ibig sabihin, maniwala ka. Huwag ka maniwala sa ibang tao. Sarili mo yan, ikaw na nakakilala niya kung ano ka. Sarili mo yan, kung gano'ng kakalakas, pakita mo sa iba. Kaya dapat lagi natin sasabihin eh, yung mga goals natin eh. Bakit? Pag sinasabi natin ito, for sure, hindi ka mag-quit. Bakit? Kasi mahihiya ka. Di ba sabi mo sa akin dati, magkasasakyan ka? Asan na yung sakyan mo? Di ba? Pero kung ikaw, lagi mo sinasabi, nagpapatuloy ka dito, huwag ka mag-alala, tutulungan kayo ng mga mentors nyo para kunin yung mga pangarap nyo. Okay? So next, ayan. Ayan po kami dati. Isa sa mga direct ko, first direct ko si Coach Jubel from San Miguel. Ganyan po kami dati ng offline. Halos lahat kasi ngayon is onliner na eh. Tama, onliner. So kami offline na. Ibig sabihin, from Bulacan, Conclave to San Miguel, nagpupunta po ako sa kanila para mag-earn ng products po natin. Okay? So, naka-motor po siya. Pagbaba ako, naka-bus. So, wala po kasi akong motor. Wala po akong motor, ginagawa ko, nag-jeep lang po ako, nagbabas lang po ako. Tapos, inuubos po namin yung mga package niya. Kasi doon sa San Miguel, okay, ang bilis po ng makapag-dispose ng mga products. Kasi po, kilala yung mga products po natin doon. Kaya ang bilis lang, sarap po mag-network doon. Ngayon, in-enjoy lang po namin yung moment na direct na direct yung araw. Wala pa pandemic niya, pero minsan naka-face mask kami. Na sobrang init, minsan naka-jacket pa kami. Pero dumating sa time, ito na kami dalawa ngayon. Ang dati, ang motor lang kami. Okay? Kung kayo ngayon, naranasan nyo yan na ganito, darating ang time, kayo naman yung dalawa. Okay? Enjoy your life. Sabi, oh, enjoy mo lang. Minsan yung time na yan, wala kang pera, nagugutom ka. Ganyan na ganyan ako yung mga nasa nakaupo dyan. Nagugutom din. Okay, yung time na nagugutom ko, enjoy mo lang. Kasi okay lang naman na mahirapan ka dito. Okay lang naman na ma-enjoy ka dito. Pero ang maganda dito, ikaw mismo, nakikita mo, nabibision mo na darating yung time na makukuha mo din yung gusto mo dito. Okay? So next, yan. Ito po yung mga grand mentors po namin, si Coach Kel Rubeno and Sir Audrey Pairan. So thank you yan, sa mga nanonood sa live po natin dyan. So sila po ang dalawa, kaya po ako napunta dito dahil po sa kanila. Ito po yung babae na nagbigay sa akin ng C24/7 habang naka-break po ako. Okay, ibig sabihin, ginamit siya instrumento ni Lord para makita ko yung opportunity at yung makita ko yung products na sobrang ganda. Na sobrang ganda ng products po natin. Okay? Yung dito, yung C24/7, wala po akong pera that time. Okay, hindi ko po siya biniyara. Kasi sabi niya sa akin, oh, sige, okay lang, Eloy. Kahit pagsahod mo na lang, saka mo na lang bayaran. Okay, so binigay niya po sa akin yung isang RP na C24/7. Kahit nga sa tindahan eh, hindi ka bibigyan ng isang candy pag wala kang binayad. Tama ba? Ang upline mo,
binigyan ka isang army na C24/7, natulungan pa yung partner ko. Dahil po doon, nakita ko yung magandang products, nakita ko din yung magandang negosyo. At ito naman po yung manager ko, yan sa Chowking. Dati ko po siya manager siya, 12 years siya, ako 6 years. Ibig sabihin, parehas na po kami nag-resign. Nauna siya nag-resign sa akin. Bakit? Kung kailan lang kayo nag-resign, saka kayo nagkakaroon ng sariling sasakyan. Bakit nagtatrabaho kayo dito? Bakit hindi kayo nagkaroon ng resulta? I'm not against sa employment. Paganda po yan for survival. Pero, kagandahan ko dito, mas mabilis mo makukuha yung mga pangarap mo dito sa empowered consumerism. Okay? So next, ito po mga easy problems po namin. Yan. So, ito po yun sa Kasayambaw. Isa po sa mga pinakamagandang resort doon sa Bulacan. Yan, kung gusto niyo pumunta ng mga Bulacan, mga banda doon, marami pong mga resort doon, marami po kayo mapupuntahan na magaganda po doon. So, 3 days and 2 nights din po kami dyan. Yan, yan po siya nung gabi. The next, ito naman po yung summer outing po namin ngayon pong year na to, March 2022. So, 100 participant din po kami dyan sa tulo po ng Aim High Empire. Yan. So next, ito po, so ito po naman po sa Villa Escudero. Yan. So isa doon to sa mga pinakamagandang napuntahan namin sa Quezon Province. Yan. So next, ito, Vikings. Sino nakapunta ng Vikings? Yun, sa mga nakapunta ng Vikings, sa mga hindi pa nakapunta ng Vikings, so kagandahan po nito, ito yung Luxury Buffet. Restaurant, isa sa pinakamalaking restaurant dito sa Pilipinas. At kagandahan, lahat po ng mga pagkain ng masasarap is lahat nandun. Kaya po ako lumubo ng ganito. Kaka-Vikings po namin. Okay, so tama po yung sinabi ni Doc Rachel kanina. Nasabi niya, parang nakikilala kita. Dati ang payat-payat mo. Ngayon, taba-taba mo na. Sabi niya sa akin, Doc Rachel, nagpapacheck up ka ba? Sabi sa akin ganun. So, ina-advise na ako ni Doc Rachel kasi nga nakita niya pa ako dati na payat-payat katulad niyo dati. Yan, sino ba dito yan? Kumbaga, kasi, di ba tama sa industry po natin, lalo na sa mga apply po natin, ang dami nating mga bonding, tama? Yes! Mga bonding, mga kainan, so ganun po. The next, yan, dito naman po at tinatawag namin dream building. Ibig sabihin, dito namin binuo lahat ng mga program namin. Okay, dito namin binuo yung mga susunod na mga car achiever po namin. Yes. So, halos lahat nasa 11 car achievers po namin. Okay, simula bata hanggang sa pamatanda, biro lang. Halos lahat po kami mga kabataan. Okay, nag-umpisa lang sa isa. At ngayon, sa Friday, wala din namin kasama eh, meron ulit maglalabas sa mga kabataan. Okay? So, kung nagawa namin, for sure, magagawa nyo rin yan. Okay? So, next, yan. Ayan po. So, eto po ang pinakamaganda. Dati, yung mga mentors po namin, yung mga nagtitreat sa amin. Okay? At kagandahan nito, na-copy namin, na-copy namin kung paano siya ginagawa. Kasama pala siya sa network, ang keeping, ang bonding, maglalabas ka talaga. Okay? Dumating sa time na kaya ko pala gawin to sa group, sa team po namin. So, nag-bonding po kami. Yan. So, nagkakalaga siya ng alam ko, nasa 10,000 to, isang gabi lang. Diba? Kasi keep to, ibig sabihin maganda to, okay? Maganda to para sa mga bago natin mga leaders, okay? So next, eto po yung check ko sa Chowking. Pagkano? Ang laki, diba? Diba, ang laki? So dati, kala ko aabot ako mga 30 to 40,000, pero wala na po parang ganun. Ibig sabihin, back pay. Okay? Final pay na pala ngayon. So sabi ko, nasa easy naman po ako. So bakit di ko naman tawin? Yung 1,000, gawin natin 60, gawin natin 70. I-times 60 po natin. Kagandahan po nito. After 3 months, part, ano po, 63,000 pesos. Ito po yung first check ko. Ang powerful check case. Okay, first check ko, habang ginagawa ko ito. Ang kagandahan nito, hindi lang po ako. Marami na pong sumabay. Marami na pong sumunod. Okay, sa akin. Isa po ito sa mga kaibigan ko. Yan, nagbaksak po siya ng 157 worth of packages. Palakpakan po natin. So, pinigyan siya ng 34,990. At kagandahan po nito, pakita lang po natin. Yung kaibigan ko na yan, dati, di naniniwala sa akin yan eh. Oo. Dati, sabi niya, naku,
Kung maniwala dyan, di totoo yan. Pero ngayon, nag-baby, nag-join pa sa akin. Diba? So, darating talaga yung time na mga nagsasabi po sa inyo na hindi totoo yan. Tapos nakikita sa Facebook mo, eh parang totoo na nga. Diba? Parang totoo na hindi na, hindi na haka-haka. Ibig sabihin, totoo na yung ginagawa ni Eloy. So, 34,000. So, next. Yan. Ito, sa mga OFW, hindi ko po sila kakilala. Okay? Hindi po ko sila kakilala, pero kumikita sila ng ganyan. Umabot po sila ng 100,000 total income po nila part-time. Okay, part-time po nila ginagawa. So, next. Ito pa. Ito pa, isa yun sa mga direct ko. Kumita din po sila ng 110,000. Okay? So, kakaibahan yung mga online. Dati, sabi ni Coach Jubel, gusto ko lang kumita ng 200 pesos. Pero ngayon, kagandahan ko na ito, isa na din po siya sa Millionaire Circle na company. So next, yan, estudyante, part-time niya ginagawa, kumita ng 43,000 pesos. So next, ito naman po, isa po to sa mga government employee. So ibig sabihin, nagtatrabaho po siya sa BIR. Okay, so syempre hindi yan basta-basta mag-join sa atin kasi alam nila yung mga policy. So tinignan niya, okay, legal ang empowered consumerism. Okay, so next. Yan, ito po si Coach Risa. Ito po yan, dati, yung unang join niya. Yan, yan ang siya ngayon ha, unang join niya, okay? Yan po yun. Ibig sabihin, yan, ibig sabihin, nag-haul lang po siya sa FB Live. Ibig sabihin na na-invite lang din po ako ng guest kila Coach Mark Go. Tapos after nun, nag-chat siya sa akin, paano daw ba yung ginagawa ko? So, kinabukasan nag-join po siya agad. At kagandahan nito, syempre, pag nag-join, ano gagawin natin? Tutulungan, di ba? Yes. Tutulungan natin. At kagandahan nito, kumita na po siya ng 34,500. Okay? First check, kaya mo yan. First check. Siyempre, may kasunod pa. Second check, 45,000. At hindi pa natatapos dyan. Third check, 43,000. At hindi pa natatapos dyan. Meron po siyang 38,000 ika-portion. Okay? Total income na po ngayon is nasa 300,000 na po. Going to 500,000. Isa na po sa makikikreate ko ng Millionaire Secret sa company natin. Okay? Daming nag-how, pero ngayon, wow na. Tama ba? Wow na, wow. Bakit? Nag-how lang yan eh. Paano ba yung ginagawa mo? Pero, dami yan nang chine-check eh. Dati pa-chika-chika lang yan. Ngayon, pa-cheke-cheke na. Okay, part-time niya lang po ginagawa. Okay, part-time niya lang po ginagawa ang empowered consumerism. Pero, grabe naman talaga. Okay, hindi pa siya nagpo-full-time yan ha. Okay, so, eto po yung asawa niya. Yan, kumita din ng 36,000. At unang-unang kita ko sa kanya, ay, tapat. Unang kita ko sa kanya, ay, grabe, laking tao. Ano kaya gagawin sa akin na ito? Kaya, sabi, unang meet namin, kasama yung asawa niya. Kasi baka mamaya ako saan daw pumunta itong si Coach Risa. Tapos ngayon, kala ko hindi maniniwala itong laki-laki na ito. Kaganda na ito, supportive pa pala, mas power pa. Mas power pa sa asawa. Kaganda na ito, pati anak, sinari, kumita din ng 14,000. 9 years old. Family business. Ang kaganda na ito, hindi lang ikaw ang pwede mong gawin. Pwede mong isama yung asawa mo. Pwede mong isama yung anak mo. Kung gusto mo yung kapit mo, isama mo na rin dito. Okay, family business nga eh. Okay, ganyan po kagandang negosyo po natin. So next, yan. Ito po yung mga resulta po namin, okay, ng ECO Cecil. Siyempre, kailangan pang may Cecil, may resulta. Huwag kang papayag na walang resulta. Kasi naghirap ka, na-stress ka. Okay, ang kagandahan po nito, umabot po ko ng 25 ECP packages total of 262,000. Okay, so next, ano pa? Ito pa malapit. Umabot kami ng 46 EC packages total of 483. Na dati, pa nag-pre-present ka, yung ano mo, dinilitid mo, hindi pa maniwala. Ayaw, kumbaga mag-pre-present ka, mag-pre-present, walang naniniwala, walang nag-join. Pero, darating pa rin yung time
na kung saan sila magjo-join po sa inyo. Okay, basta ituloy nyo lang, ituloy nyo ng ituloy. Kasi hindi naman pa-join ka dito, kinabukasan yung mag-join na lang sa iyo eh. Hindi, may process yan. Paggawa nga ng bata, may process. Ito pa kaya? Tama ba? Process ng ina, 9 months. Diba? 9 months bago may labas. Ikaw, kaka-join mo pala, gusto mo agad ng kita. Okay? Sabi nga, the more you learn, the more you learn. Matuto ka muna. Kailangan, kaya kailangan po natin ng mga training. Kaya para mas malaman po natin about sa products and about sa marketing plan. Okay? So, kagandahan po nito. Meron pa. Siyempre. Yan. 36 ECB, total of 387,000. Ito pa mas malapit. Last, ano lang to? Last month lang, umabot po kami ng 113 ECB, total of 1.1 million pesos. Okay? Kaya dati, hindi namin magawa-gawa, pero ngayon, bakit namin siya nagagawa? Dahil po sa magandang sistema ng ating Empowered Consumerism. Okay? So, shout out ko lang yung mga Imaya Empire dyan. Shoutout ko lang ang mga grand mentors natin, Coach Kel and Coach Alvin Bayran. Yan. So next, ito po yung mga grand mentors ko. Yan po kami. Tignan niyo po yung mga yan. Iisa lang po dati ang merong sasakyan sa amin. Pero dumating sa time, naging 11 na po kami ngayon. Okay, 11 na po kami ngayon. Hindi nyo imagine, bakit sunod-sunod? Kaya ito, tip ko lang sa mga gustong magkaroon sa sasakyan, pag naglalabas ng sasakyan yung mga grand mentors mo, yung crossline mo, umaten ka, sumama ka. Yes! Sumama ka. Kasi, mararamdaman mo, sasabihin mo sa sarili mo, ako na yung kasunod. Yes! Ako na yung kasunod. Okay? Papakita ko sa inyo. Ito po yung first, ito po yung mga upline ng mga sasakyan po namin. Yan. Mitsubishi Mirage D4, ito po yung grand mentors po namin, sexy pa. Sexy pa siya dyan eh. Pero ngayon, ano din po siya? Nagiging pala ito. So sexy pa rin naman siya dyan. Okay, sexy pa rin naman. Nagawa din po niya na 6 months. Okay, 6 months. Ibig sabihin, bakit mabilis? Kasi ang gusto niya na mas mabilis para mas mabilis din maniwala yung mga tao sa amin. Okay, ganun po. So next na card po nila, Nissan Terra. Ayan, palakpakan naman po natin. 22 Motel. Ito po ang manager ko na yan. Yan, ito ang manager ko na yan. Dati lang naka-Rosie yan. Oo, oh, yung Rosie nakakarag-karag. Lagi pang sira. Okay, tapos yan. Alam mo ba itong manager ko dati? Yung malinis na, pinapalinis pa sa amin. Sa totoo lang, hindi naman talaga kami close. Kasi siya, kitchen, ako dining. Magkaaway kami yan. Ewan ko ba bakit ako nagbudol nitong taong nandito na sumama ako sa kanya. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya kasi nandito ako ngayon. So next, yan po yung mga sumuporta. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na kailangan nyo pong sumuporta. Kailangan po ng grand mentors nyo yan. At hindi lang mga grand mentors, kailangan nyo din yan. Kailangan nyo ma-experience yan. Okay, kailangan nyo magpa-picture dyan. Sino dito nakapunta ng Inares? So, ang dami. Di ba? Nakita nyo yung mga sports card mo. Yeah! Darating ang time. Magkakarating po kayo yan. Yeah! Okay? So, yan. Next. Ito pa. Ito yung first direct ko. Nagkarating po siya ng first brand new car. Ito yung papakilala ko po sa inyo. Ito po yung haligi ng grupo po namin. Ibig sabihin, ito po yung mga prime mentors and mga grand mentors. Okay, so next. Ito po si Coach Danny Malinay. So tayo ka naman, Coach Danny Malinay. Ayan. Dealer po siya sa Okada. Okay, dealer sa Okada. Dealer to leader. Pero niya, ginawa po niya ng Empower Consumer Racing within 3 months. Within 3 months na tayo sa samin. Bakit? Family business. Lahat ng family niya naka-pin account. Kaya ganun sila mabilis. Pin account lahat. Buong pamilya nila. Nanay, tatay, lolo, lola, tapos ang dami nila magkakapatid. Kaya ang bilis po nila magkaroon ng resulta dito. Ito pa. Ito yung naging boyfriend niya dito. Sabi niya, Coach Jerome, dalawa naman. Ayan, si Coach Jerome. Ayan, from Malay.
Malaysia, ang OFW from Malaysia, 23 years old. Yan, puro mga kabataan, pero naglabas siya dito ng 22? 22 years old. Mayroong batang-bata. Ang mga paglabas sa sabi. Kung kaya namin, kung nagawa namin, for sure kayo na din. Yes! Okay? So next, ito naman po, isa sa mga pinakabata po sa amin. Yan, after 1 year, si Coach Billy Santos, yung Easy Business, nag-fordul po siya dito, nagganda po niya. So, din sa mga malaking grupo sa amin at naglabas na din ng sarili niya sa sakyan. Okay? So, eto yung my family. Ibig sabihin, eto yung pamilya ko, papakilala ko sa inyo. So, mother, my father, my lola, pinsan, tito, tita. So, kaya ko ito ginagawa, hindi lang naman ito sa, para sa akin. Okay? Ginagawa ko ito para sa pamilya ko. May pamilya po ba? Yes! Buo ko ba pamilya? Yes! Yes, kung buo pa yung pamilya mo, mas gawin mo to. Okay? Kasi baka mamaya dumating sa time na mawala dito yung mother mo o yung father mo, hindi nila nakita yung success mo. Kaya dapat habang buhay pa yung mga magulang natin, bilisan na natin makuha yung mga pangarap natin. Para may paramdam natin sa kanila. Okay? Para may paramdam natin sa kanila yung magandang buhay. May paranas natin sa kanila yung magandang buhay. Okay? So, eto pa. Isa sa mga gusto ko din makapauwi, okay, mother ko from OFW sa Japan, isa sa mga goal ko na mapauwi na dito kasi iniwan po niya po ako dito, bata pa lang po, babying baby, okay, babying baby, pero ngayon nasa Japan pa rin po siya, ayaw niya umuwi, kasi bakit ayaw niya umuwi, gusto niya na doon, gusto niya sa Japan, kumbaga lumaki ko, nasa video call lang, okay, iniwan niya ako babying baby, pero ngayon sabi na, laki mo na, di ba? So, laki mo na. Ma, mataba lang, hindi na lumaki. Okay? Ibig sabihin, lumapad lang, ma. Ibig sabihin, gawin po natin itong empowerment raising para sa magulang ko natin. Okay? Para kung tayo may mga nanay, tatay na sa ibang bansa, gawin natin ito para mapauwi sila. Okay? Tapos, pakita natin sa kanila, pag-uwi natin sa kanila, ang gusto, ano ba ang gusto ko maranasan? Yung matrik ko siya sa ano? Sa mga, sa labas. Kasi... yung mga leaders ko, nakasama ko ngayon. Pero yung sarili ko lang tayo. Kahit sa mesa, hindi ko maksan. Kaya sa mga OFW natin dyan, mga kasama natin, so, kailangan pa natin, mga kabataan na nandito, para sa pamilya natin, gawin natin. Gawin natin ito. So, marami pa tayo. Sabi nga, malayo na, pero malayo pa. Okay? Marami pa akong tutulungan. Marami pa tayong mapayamanin dito. Marami pa kabataan na mag-inspire. Okay? Marami pa kabataan na mag-share na success nila dito. Okay? Kaya, ngayon taon na to, huwag na huwag kang papayag na hindi mo makukuha yung goals mo. Mahal nyo ba magkaroon sa sakyan? Yes! Mahal nyo ba magka-savings? Yes! Mahal nyo ba mag-travel abroad? Yes! Mahal nyo ba na magkaroon ng mapunta sa mga iba't ibang bansa? Yes! Kailangan mahalin nyo din ma-reflect. Mahalin nyo din mahirapan. Mahalin nyo din yung down na down ka na. Mahalin mo din yung mga tao na nanay-negative sa'yo. Kasi darating yan time, ikaw naman yung tatayo dito, papalakpaan na mga tao. Sino lang pa mahalin sa'yo. Okay, grabe, nakaka-touch na ba? Muntik na humayag doon. Pinigilan na ba? Pinigilan na kasi yung palabas yung mga bigay. Uy, palapakan na mula. Yes! Wow. Na-expert na tayo? Yes! Yes, diba? So, ano lang po natin na talaga, sabi ko nga sa
sa inyo kanina, we're doing this, you should have grab a reason, diba? So, napakaganda naman nung reason naman niya talaga na mapauwi yung pamilya mo. Hihilap. Hihilap pa naman, hihilap. Okay na. At saka, ang ganda ng kwento kasi, tayo po, no, minsan may mga makakataon talaga tayo na may mga ipipigin, no? So, hindi lang yung i-go natin sa kanila na ipipigin lang natin sila pag masay na, tapos na ang kwento ng buhay. So, you are the one who are able to convince them to be part of EC. So, hindi lang yun ang purpose natin na mapasay na lang sila, kung hindi samahan natin sila all throughout their journey to their success as well. Yes! Pero ang pinagagusto ko doon sa sinabi niya, no, yung gustong-gusto niya mapauwi yung kanya. Yes, oo. Oh, kasi hanggang ngayon, hindi pa niya na... Totoo naman na, yun, no? Kailan niyo ba suklian? Yan. Yung mga paghihirap ng inyong magulang, di ba? So, masarap po i-celebrate ang success pag mga mahal natin sa buhay ang kasama. Ibang klase. Yes, marami tayong mga kaibigan, pero ibang klase yung kasiyahan na nararamdaman sa bawat isa pag pamilya mo ang kasama sa pag-celebrate ng tagumpay mo. Kaya mas laliman nyo pa yung pinaka-deepest why. Yung pinaka-deepest why. Yes. Pero yung susunod natin, no, mas yes. Malupit. Oh, mas malo ba? Legend. Yes. From start of the company, ako nandito na to sa atin. No? Bata-bata pa ako. Ay, bulbula ko yun. Kaya, introduce mo na daw. Oo, di ba? Ako makapagpura sa may away. Bata ka pa nun eh, no? Okay, so, nakuhaan. Gusto niyo ba another learnings? Yes! Nakuhaan. Siyempre, para turuan naman tayo ng kwento ng ating negosyo, para tayo na mas pabilis maging successful. Let us call on! 1 million! Woo! 2 million! Saan ako umikot. Though kahit malayo yung lugar nila, napuntahan ko at
doon ko rin namin, may Malaysian pa doon, no? Malaysian na, wala na yun. Andiyan pa siya, hindi lang sumasama yun. So, kaya Malaysia kasi, Malaysia ha? Hindi siya tama. Kaya kay Loy na isang service crew. Yan. Pwede ba akong makainom muna ng kape dahil wala talaga ako sa alignment kay Loy. Hindi ko po na ako lang alam naman kape. Yes. Wala makainom na ito pag wala ang kape din. Okay, start tayo. Ano bang topic natin? Okay, ang topic ko is about... Hindi nga nailagay. Excited din yung ano eh, yung operator natin eh. So, ilagay mo muna. Okay, magtasan muna tayo. It's about speed. Speed. Yan, ilisan niyo. Ihit kayo ng ihit. Itong tatlo kanina pa rin, magkakasama eh. Hindi ko alam, nagtutulungan pa ba kayo pag kayo ng ihit? O kanina nakita ko rin sila, tatlo rin yung lumabas. Hanggang ngayon, tanong ko pa rin yan, o hindi ko maintindihan bakit pagbabae. Yung malalaki naman eh, mag-isang lumalabas pagbabae sama-sama. Ayan, kumakain na o. Ako walang mangyayayat. Okay, speed. Okay? Ano bakit speed yung napili kong pag-usapan natin? So regardless, anong pinanggalingan mo, lalaki ka o babae, anong gusto mong goal, it boils down to one, speed. Gaano ka kabilis? Ano ba yung gusto mo? Sasakyan ba? Bahay ba? Income ba? It boils down to one, speed. Ibig sabihin, ikaw pa rin ang gagawa. Yes. Gaano kabilis? Bakit may mga distributor ang bibilis nilang nakuha yung mga goals nila? Choice nila yun eh. Kasi mabilis sila. Yes, yes. Ikaw, bakit mabagal? Eh, tanakay, ang bagal mo. Sabi, grabe naman. Alam bakit? Kasi na-attend ka, katulad ng sabi ni Sir Elmo Bayer, di ba? Seminaryan ka. Ibig sabihin, attend ka ng attend, pero bakit walang nangyayari? Yung speed mo eh. Ikaw naman ang gagawa, hindi naman upline mo eh. Hindi mo rin pwedeng sisihin ang upline eh. Kasi kahit anong attend mo ng training, kung mabagal ka talaga, ilan pang iniimbitahan mo sa loob na isang araw? Ilan pang nakakausap mo sa loob na isang araw? We have 24 hours in a day, tama? Yes! Okay, 24 hours in a day. Paano nyo mag-inagamit ang 24 hours mo? Ano nga yung inaamin? Pwede ko kawa yun. Hindi ba yung inaamin? Hindi. Sabihin natin 8 hours, matutulog ka. Pag-empleyado ka, another 8 hours. So lumalabas, 16 yan. Meron ka pa natitirang 8 hours. Sa 8 hours na yan, anong ginagawa mo? Naliligo ka, 8 oras pa. O, sabihin natin, maligo ka 30 minutes. Kakain ka, sabihin natin 15 minutes. Ilang oras mo ba gagawin ang negosyo? Sa loob ng isang oras, ilan ba nakakausap mo? Ahimik kayo, no? Tumatama ba? O, ngayon, ang gagawin mo ngayon, yung speed mo, ilan bang kinakausap mo sa loob ng isang araw? That's the question. Baka, nagtataka ka, bakit hindi ko ba nakukuha yung goal ko? Ilan ba kinakausap mo? Eh, poste lang naman ang kinakausap mo. Tama, mali? Tama! Hindi nyo na-realize yan sa sarili nyo? Ilan ba ang pinag-share nyo ng oportunidad sa loob na isang araw? Brad, nandiyan na ba yung pare? Bibindisyo lang mo yung kumakain. Hindi ko alam kung nasa lamay itong mga to. Nakahilig ka lang bigla, nag-antay ng pangkape, ng mayor. Diba? May gets nyo yung sinasabi ko? Post that to what speed natin. Ano ba yung speed? The rate of which something happens or is done. So, ibig sabihin, ito yung... Ano pa, paano patagalugin ang rate? Ginasa? Ay, rate yun. Rate, ano ba ang Tagalog ng rate? Kasi, I'm a bit English eh.
Arbalo ba ang rain sa Tagalog? Grado ba? Oo, grade yun. So kung rate yun, anong rate mo na? Ang rate ko man. Graduate ng mga rate 6. Mongo, iwan mo ba? Ikaw, Gil. Okay, ito yung sabihin na nating ano ba talaga lugin ng rate? Sa isip ko kanina eh. Percentage. O, pwedeng ganon. Yung masabi lang, ano? Ngayon na pa rito eh, kaya si Rian pa lang, pinapakinggan ko na eh. Dito daw maraming commercial. Hindi commercial yun, maraming dito. Kasadya lang talaga mga marites ko. yung papansin ba yung ganun? Pero okay yan, kaysa naman, di ba? Gagamitin mo yung pagka-marites mo sa tamang, ano, tamang opportunity, yes, di ba? Yes. Oh. Kaya nila ba pinapanggit ko, maingay, dito, kahimik. Diyan na ano yung ano eh, yung pinatawag natin pangangailangan. Pangangailangan. Gusto na, magtapatan tayo lahat naman kayo dito. Nangangailangan lang tayo. Kasi paano mukha nyo nga yan? Mukha kayong ano eh. O yan, tama, negosyante. So, porsyento ng something, yung nangyayari. Gets niya? Yes! Eh, yun yung speed. Speed. At ano nyo na ba yung sarili nyo? Na-rate nyo na ba yung sarili nyo? Gaano kayo kabilis at kabagal? Yes! Pansinin nyo, may nagiging global ambassador in one year time. Yes. May nagiging millionaire circle. Wala pa ngang 6 na buwan millionaire circle. Yes. May yes. Record tayo dito sa more than one month lang. Nag-Merlin Circle. Bakit yung iba isang taon na hindi pa nag-Merlin Circle? So ang basis nun yung speed. Yan. Ano ba ang ginagawa mo sa loob ng 24 oras? At the end of the day, ang negosyo natin, ilan ba iniimbitahan mo, ilan ba nakakausap mo? Pag naman palagi kinakausap mo sarili mo. Tama ba ako? Yes! Hindi ko, tama ba yung natinan yung training ba? O baka may lapay kayong aatinan? Yes! Alam niyo, sa totoo lang ha, ako 25 years na akong networker. Lahat ng nagiging successful na nakita ko, yun yung mga maiingay sa training. Yeah! Yeah! Yung mga halos hindi pa kasigaw. Ano yung mga kasabayan ko dati na yung halos ayaw sumigaw? Yung iba kinuha na ni Lord. Totoo. Kasi yun yung sinasabi namin na this is freedom. Pag sinabi yung freedom, isigaw mo kung gusto mo. Subukan mong gawin yan sa trabaho mo. Ano ba nga gawa yan sa trabaho ka? Ay, grabe! Sabi mo, ma'am, sabi mo sa amo mo, ma'am, power, grabe! Sakit ka ng matay. Walang niya ka? Ano dito ka sa parlor? Pa-power, grabe ka? Diba? Totoo yan. Bakit sinasabi namin kailangan sumigaw kayo? Kasi yung energy niyo yung nag-attract. Yes! So, hindi kayo kayang mag-imbita ng ganyan. Ano, parang ano lang kayo? Ito na yung mama. Ay, mag-usap. Ito pa yung mama. Nakabuhay-buhay. Okay. First, lahat tayo kung gusto maging successful, number one na kinakailangan natin magsakripisyo. Okay? Yes. Ano ba yung sakripisyo? An act of giving up something valued for the sake of something else regarded as more important or worthy. Okay. Ano yung mga nakikita nyo kailangan isakripisyo? Number one, time. Uubusin time mo sa pagre-record pa lang. Tama? Yes! Kahit sa mga onliners, hindi ko alam kung ilang oras kayo humahataw o baka mas mahaba yung hataw nyo sa pagpapagoji dyan, ha? Pagpapagoji. Pagpapagoji. O yung hataw sa pagpapagoji. Isipin nyo, katulad nung minentoran ko sa Kuwait, OFW. Ang problema niya kasi, umaga pa lang kasi babysitter siya. Alam niyo yung babysitter? Yes! Sa Tagalog, kinukuha niya yung baby.
bata. Ito ngayon, ang problema, pag gising na yung bata, kailangan gumising na rin siya, alagaan niya. Pagdating ng gabi, syempre, kung kailan matutulog yung baby, dun pala siya magpapahinga. Okay? Ito ang tanong niya. Siya sabi niya, paano kung magagawa yung negosyo natin kung ubus pa lang, ubus na ang oras ko sa pag-aalaga pa lang ng bata? Tama? Yes. Anong sagot ko? Sacrifice. Sacrifice yung oras mo. Halimbawa, okay, matutulog ka 8 hours. Pwede ka naman matulog ng 6 hours lang mo eh. Hindi na lang habang buhay yan eh. Kasi gusto mo maging successful, mag-sacrifice ka ng time mo. O, ngayon hindi mo gagawin yan. Pero ginagawa mo na yan, hindi mo lang napapansin. Bakit? Inuubos mo yung oras mo sa pag-aalaga ng anak ng may anak. Hindi mo naman anak yan, pero nagsasakripisyo ka. Diba? Tapos iiyak-iyak ka. Tama? Na hindi mo nakakapili yung anak mo. Tama? Yung pamilya mo. E sino may kasalanan? Ikaw. Tama. Kasi nagsakripisyo ka nga, mali naman. Tama? So, sabi ko sa kanya, what is 1 hour or 2 hours na pagsasakripisyo? Huwag ka munang matulog. Humataw ka sa online. Bakit? 1-2 taon lang kailangan niya, imposible hindi ka maging successful. Uy! Yes! Ngayon, kung 2 years yan, napakabagal mo. Naka-online ka na nga eh. Uy! Yes! Naka-online ka na, mabagal ka pa. Bakit? Mas madali nga sa online kasi ang prospect mo na sa Facebook na. Yes! There are billions of users ng Facebook. Yes! Sa loob ng isang oras, ang dami mong pwedeng kausapin. Ang problema, ginagawa mo ba? Yes! Hindi. Bakit? Busy ka sa kaka-browse. Sa kakasilip ng may Facebook, ng may Facebook. Ah, hihinto ka pa, magko-comment ka pa. Tama, hindi mo account yung account na yun. Diba? Kung naka-comment ka, akala mo Facebook mo yun. Nakikibasa ka lang. Kung ayaw mo yun, mag-post ka ng sarili mo. Bakit mo makikialaman yung may post ng may post? Tama! Diba? Yes! Tama. Naubos yung oras natin doon. Comment dito, comment doon. Kung ayaw mo yung post niya, manahimik ka, mag-post ka ng gusto mo. Yes! Akita mo pa legs mo. Ang dami kasi ganyan eh. Diba? We spend a lot of our time sa kakasilip ng buhay ng may buhay. Pero yung buhay mo, hindi mo maayos. What's yung lubot? Sabi ko yung sakripisyo mo, nagulat ako, umuwi rito. Nag-decide, umuwi for good. Pero hindi dumiretso sa kanila. Dumiretso sa hub, dito sa Muno. Oo, dumiretso siya dyan. Pag-uwi niya, October yata siya umuwi. November, naglabas siya ng parang 86,000 yata yun. Then December, nasa 100,000 plus. Kapag tuwing year, sabi niya, sir, magkakaroon ako ng sarili kong hub. Yung ako na yung mismo ang leader. Yes. O sabi ko, lahat yan, hindi dahil sa akin. Dahil nagsakripisyo nga ng oras. Kaibigan, ibig sabihin, pag sineryoso mo to, marami sa iyong kaibigan ngayon, mawawala. Yes! Yes. Pagdidirihan ka nila, pagdidirihan ka. Bakit may bitbit ka lang na kape o ano-anong mga supplement, pagdidirihan ka. Akala mo may kentong ka. Mawawala na lang po, may dadalada akong package. Bababa ka sa kanto, yung mga kapitbahay nyo, nagmamam. Alam niyo yung ma'am, nagbibilog-bilog din yan. Oh, yun nga, alam mo ang pinag-usapan. Pag nakita ka pagbaba mo pa lang sa tricycle, takbuhan na yan, pula sa vena, sabi ko, okay, tara na. Diba? Akala mo may ketong ka. Ano ba? You have to sacrifice your friends. Ang tunay na kaibigan, tutulungan kang magbago ang buhay mo.
lang, kaibigan, iba na naman yung mga nasa isip nyo. Katulad ng mga kaibigan ko, sabi nila, buwang ituloy mo lang yung pagpapawad natin mo, mawawalan ka ng kaibigan. Plastic? Ha? Hindi plastic yung mga yung Tupperware. Nagutunak na sila. Kaya huwag kayong manghihinayang kung kailangan mong palitan yung kaibigan mo. Kasi sabi nila, if you want to become successful, dumikit ka, makinig ka sa mga successful. Yeah! Kung gusto mong maging miserable buhay mo, dumikit ka, makinig ka sa miserable buhay. Yes! Kung sino yung lagi mong kadikit, yun yung nangyayari sa'yo. Yes! Pansinin mo, hindi ka chismoso, pag ang lagi mong kasama, marites, marites ka na rin. Totoo! Tama mali? Tama! Kung marami sa inyo gusto maging successful, depende yan kung sino yung lagi mong kasama. Tama. Tama ko. Tama. Tama kayo. O ano pa? Pwede niyong i-sacrifice? Family. Family. Totoo yun. Family. Hindi lahat. Hindi lahat ng kasama mo sa pamilya maniniwala at sasama sa'yo. Karamihan dyan, nag-aantay pa kung kailan ka babagsak. Yung mga pag nakita ka, ano, mayaman ka na ba? Ganun agad sila eh. Ano, ano, mayroon ka na pera dyan, ha? Power-power ka, ganyan. Totoo! Ang dami mong pwede i-sacrifice. Ano ba pwede i-sacrifice? Pera! Jowa! Jowa! Pera! Bakit? Namamasahe ka eh. Yes. Yung iba, tinanong ko, bakit di ka pumunta? Walang pamasahe. Sabi ko, pumunta ka spa, marami doon pamasahe. Alam niyo ba, pag sinabing money, hindi ibig sabihin naglabas ka ng kapital mo rito, kung ilan man yan, 7 accounts, 1 account, 3 accounts, 15 accounts, hindi ibig sabihin, hanggang doon na lang. Mamamasahe ka, kakain ka. Yung iba pag sasabihin sa akin, ay, akala ko yun lang yung puhunan sinasabi nyo. Eh, sa trabaho mo nga, dami puhunan, eh, namamasahe ka rin dyan eh. Yes! Diba? Yes! O, pag na-endo ka, kukuha ka ulit ng SS mo, NDI. Puhunan na naman yun. Yes. Tama eh! Maglaro na lang kayo ng toki. Yung iba, nangihinayang maglabas. Si Jollibee nga, kilala mo na eh. Pero nagpapa-advertise, milyon ang ginagastos. If you want to earn millions, kailangan mong maglabas ng milyon. Yan ang negosyante. Yes. Eh, negosyante ka, kuripot kang maglabas. Iba lang lingwahe, no? Kaya katulad ni Marvin kasi Ilocano, kaya siya lang nakakaintindi, yung iba hindi yung maintindihan. Diba? Yung iba nagtitipid. Huwag yung tipirin, bakit? Negosyo niyo ito eh. You attract people, kailangan makita sa'yo yun. Uy! Yes! Huwag kailangan tipirin. Sabi mo, yayaman, tapos ikaw naman, hindi mo mapakain yung ano, prospect mo. Yes! Ikaw pa pinapakain. Ano pa naman ang mukha mo? Hindi pa na kung prospect ka, yung prospect mo magpapakain. Mahal yan, dahil mo kailangan ang sakripisyo. Yes! Oras, puya. Puya! Yes! Grabe naman yung ano nyo, yung pag ni-network, lagi kang puyat. Sa trabaho mo, lagi kang puyat, hindi ka na reklamo. Tuwang-tuwa ka kasi may overtime. Eh, magkano lang naman overtime? Ako nga, pag nag-overtime natin, tuwang-tuwa ako. Night differential, magkano? 21 pesos per hour? Yan lang pinagtrabahoan mo? Only to know, nung nag-network ako, ang layo pala pag dito nang puyat ka.
it's worth millions. Yes! Sa trabaho mo? Naglagay na nga ako dito ng ano, itab dito, palito ng posburo para naman manatili ano, habang itatrabaho. Kaya sa inyo nag-work sa hub na naantok, may tip ako dyan. May produkto tayo na hindi ka talaga aantokin. C24. Yes! Oh, ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Nag-guess kayo? Ha? Ah, nagising pa kayo? Hindi. Oh, pag hindi, pag uminom ka at nanantok ka pa rin, yung tubay mo. Pag iwalay mo yung kapsul, yung powder. Reklamo ka po yan. Eh kung ikakabago ng buhay mo yung kakapuyat mo, pahirapan ka muna. Yes! Yes! Ah! Pahirapan ka!
mag-discourage ka, mag-frustrate ka. Lahat yan mararanasan mo. Pero pag yan na-overcome mo, maganda yung tanawin sa taas. Gutom, mararanasan mo yan. Ako nga, suggest mo sa ibang upline, huwag mong pakainin yung mga hubbers. Oo, para humataw. Doon mo makikita yung tatagal. Bakit gagawin nila to? Dahil gusto nila magkaroon ng sariling hub. Hindi yeah! Habang buhay na sa hub ka. Hindi yeah! Habang buhay sa upline ng gagastos. Magiging upline ka rin. Yeah! Hindi lang, you need to persevere. Uy! Yeah! Alam niyo parang remote control kayo. Enthusiasm. Gets nyo? Yes! Pasok ka nga lang ng ano eh, ng fast food chain eh. Di
ba? Pagpintuan pa lang, magbubukas sa iyo, bro. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Paglabas mo, thank you, sir. Thank you, ma'am. Hindi ka nga bumili. Umihi ka lang. Pero nakakiti sa inyo, di ba? Enthusiasm. Yung point out ka, enthusiasm. Naalala ko, minsan, bumiyahi ako ng Pangasinan. Ha? Boy. E dito na ako nakatira sa Manila. Wala pa akong sasakyan noon. 5 oras ang biyahe, alis ako madaling araw. Alas 3 na madaling araw, malis ako. Ang bawon ko, mais. Mais! Ako kumiyahe, kain. Eh ko ngayon, pagtapos kumain, bigla ko na naramdam, hindi ko alam kung nagdadalang tao ako. Yung pala nagdadalang tae. Diba? Merong stop over. Hindi nag-stop over kasi madaling araw. Dire-direto ng mas lalo ang problema. Kaya ako, iniisip ko, okay lang sana kung matigas ko. Eh kung masaya ko. Pagdating ng Ordaneta, Pangasinan, kakaliwa. Diretso Baguio. Pagkaliwa, may choking 24 hours. Pinarap ko agad yung bus. Bakit? Hindi ko na kaya. Ako pa ka ma-CS ako. Inalak ko yung bag ko. Kahit ang bayad ko hanggang Dagupan City. Kaso, hindi ko na kaya. Bumaba ako. Pagdating ko ng pintuan, binuksan ng crew. Good morning, sir. Wala akong pakenta. Yeah.
Dito yayaman ka, marami lang yung mama. Dito magbabago yung buhay mo, gano'n. Yes, hindi yung, gano'n ni Gotcha. Ayaw niya na. Minsan narinig ko, ayaw ko na. Oh, effective. Successful in producing a desire or in, intended result. O katulad mo ng salita kanina. Lalaki-lalaki dati. Ngayon, successful na. Tulad ni Amelia. This was, kailan ba't Amelia? First awarding niya, no? Kailan din ba, di ba? Oh, July. Yeah, that was the first guest of honor. Pinag-iabang ko yan sa mga klase ko. Bakit sila? First honor, second honor. Sabi ko, naging guest of honor ba kayo? Hindi! Anak kayo, hindi ko pa naging guest of honor. Second honor, third honor. Ay, ako, guest of honor. Pinalampakan pa ako ng marami. Sila, why not? Ganito, effective ba yung ginagawa mo? Yes! Tingnan mo yung ginagawa mo. Baka mamaya, sinisisi mo na si apply, pero hindi mo tinitingnan yung ginawa mo na hindi na effective. Baka bakit? Madrama ka? Yes! Ha? Artist ka ba para magdrama? Hindi mo kailangan para maging successful ka, umaksyon ka! Yes! Hindi mo madrama. Apply, kasi ano eh. Kasi... Kasi na, ginawa ko na lang yung pinapagawa.
kaluluwa mo, lagi naman positive yung pinapakinggan ko. Yan naman pinapakinggan mo, pinatugtog niya, dahil ng hindi yung pina. Isang na ang nanay, tatay ko, isang na. Yung iba kasi
Hindi mo makuha, hindi ka effective. Ayaw mo mag-train na mag-train for you to become effective. Doctor nga, it will take them 10 years to become a doctor. Ikaw wala ka pang 10 taon sa power consumerism, gusto mo naman mag-quit. Nakita na ang doktor? Pinanganap doktor na, stethoscope na. Mag-aaral pa yan ng grade 1 to grade 6, virgin high school, supporting high school, magka-college pa yan ng 10 years, bago maging doktor kung papasa. Tama? Tapos ikaw, wala ka pang 1 taon sa empowered consumerism, nagtataka bakit hindi ka naging successful, baka hindi ka nag-aaral, tamad kang umatin ng training. Yung iba nagsasabi, sir, ang lupit mo, eh kasi atin ako lang atin ng training, kasi nga, I always empty my cup, gusto kong matuto ng matuto. For me, para maging ma-equip ako. Yes. 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 Sabi ng mga mentors namin before, para maging effective ka, lagi kang umattend ng training. And if there's a training, you have to drop everything. Kaya kayo, nasa online at ayaw umattend dito. Hindi ako galit. Galit na galit. Yung hub nyo, nandyan lang eh. Ano yung nagmamarunong kayo? Eh kung marunong kayo, dapat successful na kayo. Bakit hindi? Kasi nagmamarunong ka lang. Yes! Mag-si-attend. Samantalang nung wala, walang seminar dito, sana may seminar na sa OP. Diba? Nagdan ang kita, OP eh. Nung meron ng seminar, ayaw naman umatid, panay online, online dito, online doon. Eh sa, kung doon nakasalalay ang success, hindi na kami magkakandak ng training dito. Iba pa rin, iba yung online, iba yung offline. Parang sa switch, may on, may off, pag inop mo, off, patay. Eh sabi lang, mga mentors namin, pag training dapat, respetuhin mo yung mga offline pag sinabi yan. Bata pa lang ako narinig ko yung training na yan. Kapitbahay namin, si Aling Trineng. Sasama mag-attend ng training ko. Lastly, duplicate exactly like something else, especially through having been copied. Ibig sabihin, kaya kayo natatagalan, hindi na-duplicate yung sarili mo. I-duplicate mo sarili mo. Para mas mabilis. Pumanap ka ng kagaya mo o gawin mong kagaya mo. Ang hirap sa atin. Bayan ng kape. Ang hirap sa atin. Pa-multiple kayo, pa-multiple account kayo ng pa-multiple account. I'm sorry ha, tatapatin ko kayo. Ang problema, hindi nyo naman dinuduplicate sarili nyo. Okay lang yan mag-multiple account ka, make it sure na duduplicate ka. Pag sinabing duplicate, yung katulad mo, yung kalibre mo, maibibigay mo doon sa leader mo. Yes! Para duplicated ka. Kaso kung ikaw lang ang malaki, sila mahirapan ka. Mas larong tumatagal. Kasi hindi ka duplicated. Pag duplicated, kasi natin duplicated, oh, halimbawa ako, hinahanap ko yung mas magaling pa sa akin. Oh. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. O, di relax ang buhay. Hindi na lang kailangan mas magaling sila eh. Hindi yung nagmamagaling ka, hanapin mo yung mas magaling sa'yo. Huwag ka magmamagaling. Mabilisan lang yan. Kaya mo yan. Yes. Tignan mo yung downline mo, mafi-filter mo dyan. Kung sino yung magduduplicate sa'yo, trabahuin mo. Pag nagduplicate ka, hindi lahat yun asikasuhin mo. Siya lang. Bakit? Siya gagawin niya yun sa ilalim niya. Duplicate na. Yes. Kaya ka natatagalan, ikaw ang gumagawa ng lahat. Hindi pwede yun. I-duplicate mo agad yung sarili mo.
para sa itatransfer niya, mas mabilis. Yun yung duplication. Tingnan mo. Ayan ang dinaya nila ako. Maraming nagsasabi, Sir, ang galing-galing mo eh. Natural. Ilang taon ko nang ginagawa ko? 18 years na akong train mo, 25 years na akong nag-network. Natural magaling. Mas magtaka ka, 25 years na networker, 18 years as a trainer, tapos hanggang ngayon, hindi pa magaling. Eh lahat yan, memorize ko na eh. Kahit wala nga ito eh, kahit wala ito, for the sake of you viewers, kaya ako ginagawa. Pero kahit wala yan, alam ko na yan sasabihin ko. Alam ko yung topic ko sa inyo. Bakit? Experience yan eh. Yes. Recorded na dito yan eh. Kahit kung natin mo, gusto mo ito i-record. Ngayon, sasabihin magaling ako, magaling ka rin. Magaling din kayo. Kayo rin! Ha? Yun nga lang, hindi lalabas yan kasi wala kang bilib sa sarili mo. Bakit mag-drama ka? Pero kung naniniwala, baka may mas magaling pa sa inyo kaysa sa akin. Ganyan din naman ako nag-uumpisa eh. Ganyan na ganyan. Para lang tanga ganyan. Magagaling yung mga speaker na hindi mo alam, there's something within you, hindi mo lang alam. Kasi ayaw mong i-unbox yung sarili mo. Ayaw mong ilabas yung potential mo. Pero ako naniniwala, regardless babae ka o lalaki ka, bakla, tomboy, may buhok o... Oh, sorry, yung sarili mo. Oo, lahat kayo may angking galing, ilabas nyo lang. Huwag kayong mahiya. Mahirapan yung kang magka-fira. Ibig sabihin, sa negosyo dapat walang takot. May risk. Pero dapat alisin mo yung takot mo. Paano mo magagawa kung takot ka? May multo. Wala pa nga. Nandito lang sa utak mo, natatakot ka na. Yung itura mong multo. Hindi mo pa nga ginagawa, inuunahan mo yung sarili mo? Baka ba sila itin ako eh? Wala pa nga! Yes! Nagigets nyo? Yes! At hindi mo alam, pag ikaw naging successful, mas may mapanglalain ka sa kanila. Mas pagtatawalan mo sila. Yes! Huwag ka nahihiya. Ako may dinahiya sa mga dati kong kaklase, dati kong mga kaibigan. I don't care. I don't believe to them. Nag-iisip. Kaya yung tinatawag na tibay ng sakit. Kapag ganun tayo, suungin nyo lahat. May risk. Kaya kung hindi mo mararating yung dulo, yung destinasyon mo, kung hindi mo susuungin itong tamang daan na to. Pag-akyat mo na, wala na yung bundok. Yung bundok nila. Ang hirap, di ba? May galos, may sugat. Totoo ang hirap. Hihinyalin ka. Pero kailangan mong suungin for you to reach the top. Yes! Nakakita na ba kayo na akyat na bundok na ang dali? May mga may mga thorns, di ba? Pero kung yun lang ang tamang paraan para maraming
pa rin. Mas matakot ka na habang buhay, magutom ka. Tatawanan mo ako dito ngayon? Ako yung pagod? Okay, balikan natin yun. I'm sorry, wala na pala sa dulo. Balikan natin. Speed. Para maalala nyo lagi, sacrifice, perseverance, enthusiasm, effective, iba yung effective. Okay. Para maalala nyo, it's the formula. If you want to become successful. Yes! Diba? Pag sinabing sacrifice, ay, gagastos na naman ako. Kailangan mo mag-sacrifice. Ay, mawawala ka mo ng kaibigan. Hindi mo alam, mas dalami. Pero sacrifice mo yung present. Kung hindi nakakatulong para ikakaunlad mo, ikakabago ng buhay mo yung kaibigan mo, sacrifice mo. Huwag kayong manginayan, mawala sila. Sila lang yung part ng puno mo na nung umpisa kailangan mo sila, sila yung unang dahon. Pero kailangan ng malagas. Yes! Itulin mo yan mga yan. Mga kasaway ng downline. Ano yun? Marami pang nagtatanong sa akin, sir, kasi yung downline ko, lahat tinuro ko na, tapos wala pa rin. Sabi ko, pinahirapan mo yung sarili mo. Huwag mo i-focus, man. Huwag mo i-focus. Ginawa mo ng lahat, eh. Kaya yung mga downline kong ganyang pasaway, tinatapat ko talaga sila. Heart to mouth to mouth. Hindi ko na nagsasalit na yung puso, di ba? Yung bibig, dapat mouth to mouth to. Ginawa ko naman lahat para sa akin. Ngunit ikaw ay nagbago ng hangarin. Ako?
tawa ka ba yun? Ganun ka talaga yun. Honestly speaking, kanina pa habang nalang ako sa likod, medyo masama pakiramdam ko. Antok ako. Bakit? Kuya, kulang sa tulog. Kulang ako ng 2 hours, 31 minutes, and 45 seconds na tulog. Kantado ko yan. Sa 13 hours, oh, kantado ko yan. Magaling ako sa mga. Grade 1 ako, pinasolda ko ng teacher ko, 2 plus 2. Oo, hindi ko. Hindi ang kaklase ko sa likod, sumenya. Ipin ng lamok.
maganda doon sa taong doon? Pain. O, kaya iyan ang sinasabi ko sa inyo. Pag meron kayong pain, yan. Yan. Pain. Nakakalaman mo yung pain. Okay lang yun kasi makakahuli ka ng isda. Maraming sinabi ko ito na. So may kumaga, unang pag-angat niya, may malaking isda. Malaki. Wow! Oh. Wow! Mas malaki pa nga sa kanya. Tinungan ang lolo, binalik sa daga. Tapos sinungan ko, nagulat yung ako. Sabi ko, binaki na isda, binalik pa sa daga. Sunod na, ano niya, umang niya, may kumagat ulit, pag-angat niya, malik na isda. Tungtunga yung lolo, nilagay sa timba. Ay ulit, kumagat ulit, malik na, tungtunga. Hanggang mo sabi ng lolo, kaya uwi na tayo, po dun sa bahay. Tungtunga, eh, ako, parang siya, binalik na isda. Ito ngayon, habang nagluluto yung lolo, na nakakanta-kanta pa. Baby shark. Dumating yung apo ngayon, lolo, bakit ganun? Kanina yung isda na kuha mo, malaki na. Ba't inihangis mo mabalik ng dagat? Ngayon, yung malit na isda, kinuha mo, tumang-tuma ka. Kasi ako, pag kinuha ko yung malaking isda, hindi kaso sa kawali natin. Yung maliit, kinuha ko yun yung kasya. Anong lesson? Gaano kalaki ang kawali nyo? Mindset. Ibig sabihin kami, sa Empowered Consumerism, nag-aahit kami ng napakalaking isda, pero napakalit ng kawali mo. Hindi mo maintindihan yung sinasabi namin. Na ikaw magaling, ikaw madaling makuha yung pangarap mo, pangarap mong bahay, pangarap mong sasakyan, pangarap mong income. Pero wala kang tiwala sa sarili mo. Maliit yung kawali mo. Maliit mo na, hindi mo pambukasan. Tamad ka kasi. Blessing na ibubuhos niya, nandyan na. Bakit? Eh, sa kanya lahat, kahit ikaw pag-aari niya. Yes. Yun nga lang dito, hindi ka pahanda. Tapos naghahanap ka, tamang oportunidad, tamang kumpanya, ikaw, tamang tao ka ba? Yes. Sa tamang kumpanya ka, pero baka mali yung tao. Yes. Gets niya? Baka ikaw may mali sa'yo. Gets niya? Kasi mali ka tama. Tama kayo ng tama eh. Hindi, wala na tama ka pa na. Anyway, doon na nakatulong kami with Sir Ian. Ganda yes, na makapit ni Sir Ian. So, sana sa mga susunod pa mga shares natin sa mga coming season natin ay supportahan ulit. Huwag kayong magsasawa. Kami, naging successful kami, katulad din yung mga kasamahan ko naging successful. Pero walang sawa sa pakikinig ng mga sa Hazel, training, lahat. Atingan nyo, nag-aaral natin yung araw-araw kung pasok kayo. Diba? Kaya ka na mag-graduate. Ngayon gusto mong mag-graduate, gusto mong yumaman, pero hindi ka araw-araw natin. Hindi ka araw-araw nag-e-school, samantala nung nag-aaral ka, Monday hanggang Saturday, pumapasok ka pa. Pagandahan pa ng notebook at Leia, may perfume pa. Tapos sa likod, may flames ka pa. Tapos lalagay mo pa yung mga pangalan ng crush mo. Nalala ko dati yun eh. Yung crush ko dati. Sabi ko, alam mo, kung alam mo, kaano kita pa gusto. Crush na gusto. Araw-araw nakikita ka pa. Kung mapapansin mo lang sana ako. Gusto mo kita. Sabi ko, alam niyo pangalan?
sabi ko. Okay? So, marami pa. Bukod kayo na lang Eloy, marami pang makapag-share. One of these days, baka kayo rin mag-share. Yes! Fans club. Tagapalakpak lang kayo, taga-sigaw. Dapat darating yung time, ikaw na rin ang pinapalakpakan nito. Yes! Kung gaano katagal mo, ikaw ang magsiset. Yung sinasabi ko, gaano makabilis. After 1 month, after 2 months, it's possible. Kung mabilis ka. Kasi alam ko, kaya mo. Yes! Ikaw lang magsiset ng speed mo. Yes! Parang sa takbo, di ba? Sa race. May mabagal, may mabilis. Di ba, yung mahuli ka, importante, manage mo yung finish time. Yes! Diyan po, magtatapos yung first chapter ng aking maraming maraming salamat sa inyong oras. Sa inyong mga pag-ibig sa inyong mga kahanan. Mag-ibigayon kayo ng Lord. Ingat po kayo lahat. Babalik ko po ang aking mikropono sa ating host. Si Dr. Rachel, pala pa kanina naman Dr. Rachel Manera pagbiyahin ng Cagayan at si Sir Helmo Bayer, Bayer pala, Bayer ang aking kapatid. Oo, oh, kasi baby pa siya. Palakpakan naman natin Sir Thomas Lillian! Okay, so once again, palakpakan yung mga sabi ni Lillian. And we're also thankful sa lahat mga nanonood din po sa ating online. One time po, pwede rin po kayo bumisita dito. Iba po ang atmosphere, no? Kapag nandidito tayo sa ayan, medyo bandang norte po ng ating, tawag nito, ng